Aligagaan balisa marami sa panibagong malawakan lockdown na sinisimulan sa bansa ngayong araw. Parang mga tupang walang direksyon ang mga tao sa bansa nitong mga nakaraang araw sa paghahanda sa 2 linggo na namang pananatili sa kanya-kanyang mga lugar. Mas tumindi ang traffic ngayong linggo. Magsasara na naman kasi ang maraming establishmento. Sa radyo at TV, maririnig ang daing ng marami sa panibagong ECQ. Lalo na mula sa sektor ng mga manggagawa. Sa gitna ng krisis, walang matakbuhan ng mga tao sa kanilang mga pangangailangan. Napapanahon ang mensahe ng Ebanghelyo ngayong 18 linggo sa karaniwang panahon. Sa tila desperadong sitwasyon ngayon kung saan pahayag ni Jesus, ako ang pagkain at bibigay buhay. Binibigyan tayo ng Panginoon ng kasiguruhan na hindi tayo magkukulang o masasawi. Malinaw ang pangako ni Kristo sa tanan. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw pa kailanman. Binibigyan din ng Panginoon ang kalagahan ng pananalig. Pinapaalalahanan tayo ni Jesus na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Paliwanag ng simbahan, as bread nourishes, relishes, and perpetuates life, so does Jesus, for He is the bread of life. One who comes to Him shall not hunger, and he who believes in Him shall never thirst. Tanging Diyos lamang ang mga titinghaw ng ating pagkauhaw at makapupugnaw ng ating pagkagutom. Sa mga tuwid, kung buo ang ating pananampalataya, wala tayong dapat ikabahala ngayong panahon ng krisis. Hindi tayo pababayaan ng Diyos mamatay sa gutom, umasawi sa karamdaman. Sa totoo, hindi bakuna ang magliligtas sa atin sa kumakalat ng peste, kundi ang Diyos na may hawak ng ating buhay. Ani Pope Francis, Jesus wants that our encounter with Him should go beyond the satisfaction of our immediate needs. He wants us to realize that He came to bring us something more, so that we may open our hearts to wider horizons by directing our attention from our earthly concerns to that which leads to eternal life, namely, the bread from heaven. Sa madaling salita, tinuturuan tayo ng Diyos na yung pandemya na ituon ng ating atensyon sa mas mahalagang bagay. Pinag-iisip tayo ng Panginoon ukol sa buhay na walang hanggan. Saan ng simbahan, this pandemic has challenged the whole world to grow in faith. Sa gitna ng peste, inaasahan magkaroon tayo ng mas malalim na pananampalataya. Payo ng Iglesia, the Lord is asking us to persevere in this pandemic and to trust in Him, never forgetting
that He has always provided for us all that we need, even if we are still in the pandemic desert. We declare our faith and trust in Him that we will not perish. For God is God and is unchanging in His love for His people. Kapit lang sa Diyos na yung panibagong lockdown, kung sa gayon, tundin natin ang paanyaya ng Santo Papa sa tanan. Not to worry, but to nurture our relationship with the Lord and strengthen our faith in Him, who is the bread of life, who came to satisfy our hunger and heal our sins. Ngayong araw, dalangin natin, Jesus, bread of life, we long for the fullness of life. Fill our hearts with your presence and help us to look forward to the joy of eternal feasting. Continue to nourish us, especially these hard times brought by the pandemic. Grant us the grace to be personally alleviating the hunger pangs of today's poor and the pain of our suffering brothers and sisters, especially the sick. We yearn for the blessed day when we will be united with you and the Father in the love of the Spirit. You live and reign forever and ever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.